Yo, what's up, guys? How are you doing today? Hope you are well. I haven't vlogging for a long time, mga kaibigan, kasi nga medyo tinatamad po tayo at busy-busyhan po sa trabaho, ano ho. Anyway, our content for today is kung paano humawak ng manabila or steering wheel. How to using steering wheel properly. Up. Hindi po kasama yung pangungulangot. At nakaka-distract po yan. Huwag niyo pong gayahin yung ginagawa ko yung pangungulangot habang nagmamaneho. So, ang ating content po ngayon is kung paano humawak ng steering wheel. Ano ho? Lalo na po sa mga katulad kong mga baguhan pa lang dito sa New Zealand. Kasi nga po, ang manabila po dito is nasa right side, ano ho. So ganito po, kailangan dalawang kamay ang nasa steering wheel. At pagdating po sa runabout, siyempre priority po natin yung mga nasa right side. So ganun lang po. Kailangan marunong po tayong mag-giving way. So bali ang tutorial ko po ngayon kung paano lang po humawak ng manabila or how to use steering wheel properly. Okay. So, ganun lang po. Kailangan dalawang kamay po ang nasa manabila. At huwag po tayo magpapasound ng pagkalakas-lakas. Kasi nga, halimbawa, kung may ambulance po nasa likod mo, syempre hindi po natin maririnig yung ano ba, yung wangwang, di ba? Ano ho? So, ganun lang. I speak Tagalog because I having trouble to speak in English, you know. I'm so sorry about that. Okay, so ayan, paparating na po tayo sa malaking roundabout. Siyempre, lingon sa kanan. Kung wala, pasok. At pagkalampas sa first exit, signaling. Alright. Ganun lang, kasimple. And then, tingin sa side mirror, signaling ulit, pasok. Okay, basta laging dalawang kamay ang nasa manabila. So, ganun lang po mga kaibigan. All good, my friends. If you are new here to my YouTube channel, don't forget to like, share, leave your comment below as well, and subscribe. Thank you so much. So, ayan. Panatili. Oh, hindi po kasama ang pangungulangot sa ating content. Pasensya na po kayo dyan, mga kaibigan. Basta lagi po tatandaan, mga kaibigan, kung paparating na po tayo sa roundabout, slow down at left and right tingin. At kung may sasakyan naman na paparating sa kabila, sa kanan mo, edi syempre, mamreno ka. Full brake. Op, yan, ulangot na naman. So, hindi po kasama sa ating content yan, sa pangungulangot, anho. Eh, nagkataon lang po kasi na medyo ano, umahaba na ba yung buhok ko sa ilong, kaya mamaya pagka uwi ko ng bahay is gigipitan ko so. Ganito lang po kasi ang aking pananalitaan ho, eh Bisaya po kasi ako, ano. Actually, 3 years na po ako dito sa New Zealand, pero ganun pa man, eh talagang mahirap din po talagang maka-adapt sa lingwahe nila, ano. Pero ganun pa man, eh nakakaintindi po tayo kung anong inuutos sa atin ng ating mga namumuno at nasusunod yung kanilang gusto. Ano ho? Yun lang naman importante. Okay. So, yung mga nagbabalak po dyan sa Pilipinas na mag-abroad, alibawa, tulad ko, karpintero, eh, huwag po mag-alinlangan, magtanong sa comment section below at sasagutin ko po lahat ng mga katanungan. Alright? And then, magtanong lang po kayo at ipapasa ko po sa inyo yung aming agencies dyan sa Pilipinas. Ano ho? Legit po ito. Wala po itong, ano, walang placement pay. So, ganun lang po ang paghawak ng maybila. Kung paliko ka, kailangan dalawang kamay lagi ang nasa manabila. Basta't importante,
Huwag kakalimutan po lumingon sa side mirror, left and right, and then rear mirror. Ganun lang. At pagka medyo masama ang panahon, gaya ngayon, medyo nag-ambon-ambon, kung maaari, i-open mo yung park light or headlight. Di ba? Ganun lang. Kailangan manatiling dalawang kamay ang nasa steering wheel, lalo na po pagka yung sasalang ka na sa ano, sa driving test, at kasama mo na yung supervisor mo. So kailangan, pero bago po ang lahat dyan, siyempre pag-aralan mo muna po ang yung road code pala dito sa ano, sa New Zealand, kung paano mag giving way, kung paano mag-operate, ganoon. Basta marami kang matututunan dito. Simple lang naman, simple. Madali lang magmaneho dito. At kung gusto mong kumuha ng sarili mong sasakyan, walang problema kasi may finance naman dito. Anytime makakakuha ka po ng service mo. Ang advisable po dito sa New Zealand, so kailangan may sarili ka pong service, kasi nga anytime if you go somewhere, makakapunta ka, ano. Ganun lang dito, lalo na sa mga tulad kong karpintero. So marami po tayo mga power tools. Nakakahiya naman po kung araw-araw na lang lagi nakikisabay tayo sa ating mga katrabaho. May gamit din po yung katrabaho mo, kas gamit mo. Ayan, kulangot na naman. Hindi po kasama sa ating ano yan, hindi po kasama sa ating tutorial yan, ano. So ang ating content po ngayon is kung paano humawak ng steering wheel. Siguro po next time ang ituturo ko po sa inyong mga kababayan is kung paano po mag-giving way sa runabout, at kung paano po mag-applying ng signaling. Okay? So malapit na po ako sa bahay ko. Sa bahay po pala namin, hindi po bahay ko, kasi mahal pong upa dito ng bahay, grabe. Hindi ka pwedeng magsulo kasi nga, oo, malaki nga ang kinikita natin dito. Kaso naman, mahal naman ang bayad, mahal ang pagkain. So siguro sa isang bahay, maswerte kayo kung magkaapat, mas maganda para mag-aanggaan. Pero magkatatlo, medyo mabigat, mas maganda sana apat. Pero sa ngayon, tatlo po kami dito nakatira. So ganun lang po mga kaibigan, kailangan panatilihin pong dalawang kamay ang nasa steering wheel, ano. So ayan, medyo mahaba-haba po itong aking video, pero pagpasensyahan nyo na ho yung aking pananalita So dito na po tayo. Ayan, dito na po ako nakatira sa may Plaxmer. So ganun lang, makipot po ang daan dyan, nakipot po ang daan papasok sa amin, pero okay lang. Sa araw-araw kong ginagawa nito nakabisado ko na rin Ganun talaga, pagka maliit ang butas, pag araw-araw mo laging gamit, lumuluang din yan sa... Alright guys, okay, sana po may natutunan po kayo sa aking video. So, see you on next vlog mga kaibigan. Alright, have a good day everyone. Thank you so much for watching. Mwah!